Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-breeder. Ngayong araw na to, may ituturo ako sa iyo na ipabahagi ko sa inyo na isang kaalaman na nalaman ko rin sa ibang breeders about sa pag-iimbak ng itlog sa loob ng refrigerator para mas matumagal yung shelf life nila, para mas marami tayong masalang sa ating incubator. Pang dalawang linggo ko itong naimbak, mga ka-breeders, mga 14 days nung nag-imbak ako, nagsimula ako nung December 30 2022, so ngayon January 12 ngayon 2023. Tingnan natin kung ilan ang naipon ko sa loob ng rep. Tara mga ka-chicken, tingnan natin para isalang natin mamayang gabi sa ating DIY incubator. At tuturuan ko rin kayo kung ano ang dapat gawin sa itlog bago isalang sa ating incubator. Tara, let's go! Dito natin ilalagay, mga ka-breeder, ang ating itlog na nakolekta sa loob ng ating rep. Kunin natin, ilalagay natin dito, mga ka-breeder, kung ilang tree kaya ang inabot ng ating 14 days. Dito kayo mag-imbak, mga ka-breeder, sa huwag sa freezer, dito sa pinakailalim, yung sa imbaka ng gulay. Tapos ilagay nyo ng Tupperware. Kung wala kayong Tupperware, mga ka-breeder, pwede nyo kuhan, ilagay lang dyan. Balutin nyo ng mga papel sa isa. Pero mas matagal. Subukan ko rin yun, pero okay din yun, tested din yun. Nasubukan ko na rin mag-pan dito. Ilagay ko lang ng nilagayan ako dyan. Tupperware din na walang takip. Tapos binabalot ko ng papel isa-isa yung itlog. So ngayon, nakakuha na ako kasi tagal. Ang daming gagawin. Ngayon ko, inimbak pa rin ng ganito. Pinapasok ko lang lahat. Ganyan na, marami na pala akong naipon, mga ka-breeder. Marami na. Tingnan natin kung ilang tray na to. Uy, gumastos siya, mga ka-trader. Ay, ka-breeder. Ito yung sa Texas ko to, mga ka-breeder. Inalo ko lang yung sa Texas ko. Kasi walang yung nagpa-breeding ako nung nakaraan. Kasi wala nang lalaki. Wala nang roster. Sa babaeng Texas ko, umitlog siya ng isa. Sinubukan ko, baka merong sumilya yan. Kasi may lalaki nung nakaraan eh. Breeder ko, ilang to? 14 days ko itong nakolekta, mga ka-breeder. 14 days big itlog sa loob ng rep. Yan, malamig pa siya. Mas iwanan nyo lang ito, mga umayang gabi ko na ito, isa lang, mga ka-breeder, kasi magtutubig pa to. Maglalabas itong tubig nito, magmo-moist to. Ito sa isang manok ko ito na nasa labas, yung pinakawalan ko. Kasi inaaway ng mga ibang breeder, kawawa, kaya pinakawalan ko lang. Sinubukan ko lang, nagyan ko ng marking. Hingin ko ng marking kung hats ba yan. Kasi kinukuha ko lang siya, pinapahan ko lang siya doon sa pinakastahan ko lang siya sa loob, pinahawakan ko lang sa breeder kong lalaki. Sinubukan ko kung nagkasumilya. Marami-rami na pala dito, mga ka-breeder. Tapos pala ito ng isang dalawang tray. Tingnan natin. Marami tayong masalang. Mas maganda, maraming masalang, mga ka-breeder, para isa lang yung hirap pag maintain sa humidity, pag-iikot ng itlog araw-araw. Nung nakaraan kasi yung salang ko, every week ako nagsasalang ng isang tray, nakakulita ako ng isang tray every week. Tapos inasalang ko, sunod yung sisiw ko, sunod yung labas. So wala pang masyadong buyer, kaya na-imbak yung sisiw ko. Nahirapan ako, wala akong maraming brooding pen. Kaya ito, subukan ko to. Sana pag mag-hatch ito, may mga buyer to lahat. Sana kung bawi lang sa gastos natin sa pag kung bayad sa kuryente,
At sa pag imba ko, sakto, 2-3 mga cabreader. 2-3 at yung iba nito, cabreader, niluluto ko na lang yung wala akong pang sahog sa mga corn beef. Siguro mga 10 siguro ang nakuha ko nito. Maraming lang mga cabreader. So, ibabalik ko nito sa roob ng rep kasi mag-imbak pa ako. Ang makolekta ko mamaya, bukas, makolekta ko bukas, isasalang, imbak ko na rin dito hanggang katapusan, hanggang katapusan ng January yata. Sa 14 days lang, hanggang 14 days lang ako nag-iimbak ng itlog cabreader kay para masubukan natin at maraming fertile, maraming mahats. Huwag natin sobrang tagal, baka mamamatay yung mga similya. Ito mga cabreader, 2-3 at 6, bali 66 eggs. Yan, 66 eggs. Salang natin yung mamayang gabi. Palamigin na natin na yung oras dito. Okay na ka mga cabreader, mamayang gabi salang natin yan sa ating DIY manual incubator. So yan lang technique yung mga cabreader ha, ganyan lang. Pagkalabas nyo sa rep, huwag nyo mong isalang diretso. Huwag nyo salang agad-agad sa incubator nyo. Kasi hindi mag-hatch yan kasi mapapasa. O, nag-umbisa na siya mag-moist. Mag-moist yan mga cabreader. Palabasin natin lahat ng moist. Tapos patuyuin lang natin sa hangin. So yun lang yan dyan. Kasi may siling pa naman dito umiikot sa sala. Patuyuin lang mamaya. Ganyan lang mga cabreader ha. Yan lang ang kunting tips ko ngayong araw na to. Ang pag-imbak ng itlog. At kung mag-imbak lang kayo mga cabreader, ilagay nyo lang sa shelf life lang, yun sa babaw ng, sa taas ng rep natin, pwede naman. Pero hanggang 7 days lang. Subukan ko na yan hanggang 7 days, nagkulikta ako ng mga ganito. Pag isang 3, 7 days, sinasalang ko. Minsan umabot pa ako ng 10 araw, mga subukan ko ng 10 araw. Yung 10 araw naman mga cabreader, may nag-hatch naman sa 10 araw. Pero sino para sure cabreader, ginagawa ko lang 7 days, 6 days, 7 days. Pag nakabuo ako lang isang tray sa pitong breeder ko, sinasalang ko na agad para mas maraming mag-hatch. So ngayon nag-hatch sa akin yung huling hatch ko, isang tray, 24 mga cabreader. Ang sinalang ko doon is 30 piraso. At 6 days ko lang nakolekta yun. 6 days kaya naka-hats ako ng 24. Tingnan natin ng 24 na hats. Yun yung pinakita ko sa isa kong video mga cabreader. Tingnan natin. Yan mga cabreader. Yan sila mga cabreader. It's 1 day nila ngayon. 1 day old. Kahapon ko yan ginawa sa inilabas sa incubator ko. Yan, 24 yan sa 30 eggs na sinalang ko. Nakolekta ko yung itlog isang linggo lang. 60 ata yun, nakolekta ko sila. Hindi ko na nilagay sa rep, dun sa taas ng rep lang yun. Pilatong ko lang sa tray, nilagay ko lang sa tray. Yan, sa isang tray, minahats na 24. Okay na yun mga cabreader. Di na masama at maganda yung timpla ng incubator natin. Sa mga magtatanong mga cabreader, huwag kayong mahiyang mag-comment at sasagutin ko kayo kung sa taabot ng aking makakaya at sa aking abot ng aking nalalaman.